Good day guys, again this is your DIY Master PH. Sa araw na ito ay ikakalibrate natin itong ating vacuum gauge. So kung napapansin nyo guys, itong ating vacuum gauge ay hindi ho siya accurate, ay hindi ho siya nakatutok doon sa zero. So nung dumating ito, nabili natin almost a year ago, isang taon na ho ito, ay ganyan na ho na dumating. At inisip ko na lang or pinagbasehan ko na lang kung saan siya naka-base. So sa reading ng vacuum ko, pag ginagamit ko siya, nag-start ako sa number 4, so 3 and a half I should say. Doon ako nag-start at minaminus ko na lang pagka dito yung reading niya sa 24, 25 kanon. Minaminus ko na lang yung 3.5. So ganun. So nakaisip ako, kailangan i-calibrate natin. Sundan nyo lang po ang video na ito at makita nyo po kung paano i-calibrate kung kayo ay nakabili ng ganitong vacuum at ganyan po ang diferensya niya. Okay, calibrate lang po natin yan. Madali lang naman po. So guys, pag bumili kayo ng ganitong klaseng gauge, ito na yung mga kasama niya. Kaya, yan yung kagandahan niya. So may mga kasama na yan na magagamit natin yung mga fittings. Tapos may manual na rin siya. Ayan. So kung gusto niyo namang bumili ng ganitong klaseng gauge, gamit na gamit po ito sa ating sasakyan, lalo kung meron kang lumang makina tulad ng Toyota 4K engine. So gamit na gamit natin itong vacuum gauge. Marami tayong mapaggagamitan nito. Nabili ko lang naman siya ng 1,000 plus or 2,000. Hindi ko na maalala yung price. So magbibigay na lang ako ng link sa baba. Tingnan nyo na lang kung gusto nyo umorder ng ganitong klaseng gauge. Maganda naman po siya guys. Talagang accurate din yung reading niya. Yun lang itong yung kanyang mismong hand sa ating gauge. Yun lang ang hindi accurate kasi nag-start siya dun sa 10 sa kabila, then dito 4 or 3.5 dun siya nag-start. Kaya babaguhin natin yan at ika-calibrate. So ang unang gawin lang natin guys ay tanggalin natin tong rubber. Ang pagtanggal naman yan, ganyan lang yung technique nya. Yan. Ayan. Then ito yung tatanggal natin yung cover. Ang technique ko naman dyan is iikutin lang yan. Napakahigpit niyan pero kayang-kayang ikutin. Yun guys, natanggal ko na siya. So ang ginawa ko lang, inikot kong bahagya tapos alalay din ng pabukang ganyan. So pag natanggal na yan, ganyan na siya. So ang gagawin lang naman natin para makalibrate yan, maibalik natin sa zero itong pinaka kamay niya. Ilalagay natin siya dun sa zero. Ito lang yan guys. Kailangan lang natin ng flat screw. At ito yung pipihitin natin. So dahil yan ho ay naka-advance na, ilalagay natin sa zero. Counterclockwise ang ikot natin dyan guys. Counterclockwise. Ayan, kung napapansin nyo, pag iniikot natin ay bumabalik, pupunta ng zero. Yan. So, yun guys, hanggang sa mapunta natin doon sa zero. Shout out pala kay Junel Lintag, yung aking supporter na nag-suggest sa atin na i-calibrate yung ating vacuum gauge. Shout out sa iyo, idol Junel Lintag. Thank you sa panonood sa mga videos at sa mga iba pang supporters natin dyan, sa mga silent viewers. Thank you so much. So yun guys. Okay. So, yan. Naka zero na siya. Nasubrahan yata. Balik natin ng konti. Clockwise. Ayan, so bago natin i-testing, ay babalik muna natin yung cover niya.
yung glass niya. Then ibabalik natin tong rubber niya. Okay na guys, so yan. Calibrated na. So i-try natin sa ating Toyota 4K engine. So yun guys, napandar na natin yung ating sasakyan. Ngayon i-testing natin ito. Dapat yung reading ng ating vacuum gauge ay nasa green zone kung tawagin. So dito tayo magre-reading sa pasensya na kayo, medyo madilim. Dito tayo magre-reading sa bandang manifold vacuum. Okay, dalawa yung vacuum natin, itong isa ported po itong isa. Yan yung isa naman, manifold vacuum kung tawagin. So dito tayo magre-reading. So hugutin ko muna yung kanyang condemn na hose. Pinang-condemn ko kasi yung hose. Ganito lang kayo mag-condemn guys. Yung hose nyo, ibuhol nyo sa dulo, tapos pwede nyo siyang gamitin pa kung ito. Okay? So ito yung ating vacuum gauge. Dapat ang reading po yan ay nasa green zone kung tawagin. So yan. Pansin nyo guys, yan na. So accurate na yung reading natin. Nasa green zone tayo. As of now, nasa 19 yung ating vacuum reading. Which is good po yan, kaibigan. Okay? So gamit na gamit itong ating vacuum gauge pang reading at pang tune din ng ating carburetor at pang diagnose din kung may problema yung ating valve spring, yung ating valve seal. So yan, as of now, sa reading natin, wala akong kaproblema yung makina natin. Maingay lang po yan dahil yung ating tambutso ay medyo malaki po yung sa labasan. Tapos dito, may maingay lang po dyan yung fan natin. Kasi yung gamit ko na belt ay pumipitik-pitik. So yan guys, okay na okay yung reading natin. So thank you for watching my video about calibration of our vacuum gauge. I hope you like this video and please subscribe to my channel for more videos. Thank you so much. This is your DIY Master PH.